So hi guys, welcome back to my channel. So today is March 15. So confirm nga, wala kaming pasok today. So pinasara na ng Government of Kuwait ng ministry yung establishments like mall, shopping center, and nasa loob kasi kami ng mall kaya wala kaming work. And nakikita nyo yung background ko. Yan, ang daming stocks. Hindi naman marami. Ayan, niipon na lang. Ang gulo nga eh, hindi ko pa naaayos. Gagawa kasi ako ng tsaa kasi sabi ko walang magawa. Katatapos ko lang mag live stream and then ano yung ginawa ko? Manood ng YouTube. Kaya lang sabi ko, papahinga ko muna yung mata ko kasi maliligo na ako and ang oras ay magsi 7 o'clock na, 5 minutes na lang. And then si Habi naliligo. So sabi ko mag-vlog muna ako. So mag-chacha ako. Ayan, mag-ano tayo. Turmeric. Organic turmeric powder. Ayan, nabili ko to last Parang last January. Tapos, sasalin ko dito sa dito sa lagayan ng pure Santi barley. Wala nang laman to eh. Pero sasalin natin dito. Ayan. Patuyuin ko pala. Tapos na mga ligo si Habi. Ayan guys. Nugasan ko. So, sasalin ko na siya. And then, gagawa ko ng tsaa. So, baka meron pa nito sa sa Lulu. Sa Lulu Hypermarket ko ito binili. Lulu Hypermarket ba? Basta sa Lulu dito sa may Salmiya. Lulu Supermarket, Hypermarket pala sa sa May Shoeik. So balikan ko na lang kayo guys kasi mag-chacha lang ako. So yan guys, nakagawa na ako ng tsaa. So nilipat ko na siya dito. Turmeric powder. Tea, and then nilagyan ko lang nitong honey. So yung lasa niya parang medyo spicy, medyo mainit siya sa sa lalamunan kaya konti lang yung dapat ilagay niyo. And then, kanina nagkape ako. Ayan. Yung, parang fresh coffee. Tapos, yung ginagawa ko, hindi ko tinatapon yung pinagsalaan. Yung ginagawa kong, exfoliate. Ayan, ginagawa kong exfoliating. Basta ginagawa ko siyang, pang, ano ba Tagalog ng exfoliate? Ayan, basta yun na yun. Ayan. Para, tipid. Naku, natapon ko pa. Patay. Ayan, mag-aayos naman ako dito. Ayusin ko yan. Ayan, medyo magulo. Tapon ko na siguro yung walang naman. Tapos yan, Rugang panic buying na na-organize natin yan. Tapos may pusa dito. Nasaan na yun? Wala. Ayan. Panic buying din ng tubig. Tapos linisan ko yan, guys. Merienda tayo guys. Yan, kain muna ako bago maligo. Dapat baon ko to today pero wala akong work. Yan, hati kami ni Habi. Yung pichi-pichi na ubos na namin. Gumawa pala si Habi ng ng buko pandan. Gelatin ba tawag dyan? Gelatin? Buko pandan gelatin? Ano ko? Nakalimutan ko yung tawag, basta buko pandan. Masarap. Masarap nga guys. Kasi nilagyan niya ng nata di coco. Kaya lang, parang medyo natamisan ako. Pero masarap. And then yan, ayos ko na yung mga pagkain. Yan lang yung kaya kong ganyan lang yung kaya kong ayos. Tapos ito, hindi ko na maayos kasi maliligo na ako guys. Ito luto na yan. Kakainin na lang. Kasi nga dapat baon ko bukas. Tapos yung nasa ilalim. Ilaw yun. And then guys, meron akong time basahin itong mga books na to. So sana hindi ako tamarin. Kasi kailangan ko na rin itong isend sa Pilipinas. Yan guys. Most of my books are financial literacy books. Yan. Then meron ding about God. Ayan. Then, family. Tapos, English books. So, yan guys. Tapos na akong maligo. And,
lalagay ko lang tong minoxidil. Ayan, regrow ito sa aking ano. Ayan, sa aking bumbunan. Bumbunan ba yan? Dito guys, ayan. Kasi ano, kapag nandito ka sa Middle East, lalo na dito sa Kuwait, malalagas yung buhok mo dahil sa tubig. Ayan. And guys, so kailangan ko siyang spray. Spray ko siya ng ano. May nakasulat dito. So, nakalagay dito, kailangan i-spray siya within dito sa scalp. Kung saan nag-ano, numinipis yung buhok mo, 2 to 3 inches away. Tapos, kailangan hindi mo siya i-blower. Kaya, nag-blower na ako prior to that. Para ano, yan, medyo basa-basa pa yung buhok ko dito. Ayan. Nabili ko to last year vacation. Hindi pa naman siya mag-expire, 2021 pa. Tapos, meron akong chika sa inyo. Meron dito ng ano, Benny umutot pa. Narinig ka pa yata sa vlog ko. Meron ditong nagkalat ng fake news dito sa Kuwait. Kaya pala may nagtawagan sa akin na ano, hindi naman tumawag, nag-message lang kung meron daw sa amin na staff na merong COVID-19. So, pakita ko sa inyo. So, ito yun. Ang pangalan niya is Monica Rubilios. Shout out sa iyo, Miss Monica Rubilios. Nagwo-work siya sa Joy Restaurant sa Avenues. Iyon yung sinabi niya. Positive and COVID-19 Sephora employee Grand Avenues Phase 2. Naku, sana naman hindi namin siya ka-transport. Sinabi na kasi lockdown, eh pasok pa din ang pasok. Yan guys. So, inalis na niya yung post niya, pero humihi kami ng ano, kailangan ng public apology na ano, mali yung nirepost niya. I mean, yung pinost niya, it's a fake news. And then pala yung in-order namin na dalawang box na, you know, ng tubig, nag-increase agad sila ng 150 pills. One dinner, 100 lang yun, yung isang box. Bali, 12 pieces ba laman nun, di? Yung isang box? Or 6? Yung 12 pieces na yung isang box ng arwa is ano na, 1 dinar ruba. Dati 1 dinar 100 lang siya. Ewan ko bakit na price increase siya. Yan, dalawang box yung in order namin instead na 1 instead na 2 dinar 200. 2 dinar 200. So ngayon magkano yung binayara mo? 2 dinar 500. Oh, yun. 2 dinar 500 na yung binayaran niya sa dalawang box instead of 2 dinar 200. Ang dami talagang mapansamantalang mga tao or business ngayong ano, kasagsagan ng COVID-19. A few moments later. Guys, today is March 16. Tinay yung buhok ko. Kasi kagigising ko lang kanina. Nag-ano ako. Umidlip ako kaya lang. Wala na naman akong... Excuse me. Itutulog mamaya. So, today is March 16. Yun nga, second day ng self-quarantine. So, wala kaming pasok. Meron pang kanin sa gilid. Kakain ko lang din kasi. And then, pala, update ko lang kayo dun sa nagkalat ng fake news sa main picture. So, yan guys. Hindi kita. Hindi siya kita. Ganun ko na lang siya. Bali, pinost ko to sa Facebook. Nag-sorry naman si Miss Monica Rubilios. And yun, tinanggap naman ng iba kong mga workmate yung kanyang sorry. Pero yung iba, syempre, you cannot please everybody. Kaya lang, at least, nag-sorry siya. Pakita ko yung message. So, ito yung message niya. Ayan, Sephora, pasensya na po kayong lahat. Sa post ko, iba yung intentions ko. Mali po yung post ko, sorry. Actually, dinelete ko siya agad. Kasi nga, mali yung post ko. But somebody screenshots my post and repost it. So, tinawagan ko si Facebook to fix things. And again, I'm sorry for posting such rumors. God bless us all. Kung nagkamali po ako, pasensya na po ulit. So, kung makikita niya may mga numbers ng ano yan, California. Tinawagan niya mismo yung Facebook office to... delete nga yung repost niya na ano about the fake news. And that's it for now. So,
Kuklose ko na yung vlog ko from yesterday and then today. Hindi ko kasi na siya na-i-close kahapon. Namumuti yung ano ko kasi nagtutbrush ako pagising ko. So, yan. I'll be closing my vlog. So, ingat-ingat na lang kayo dyan sa inyong mga bahay. Huwag matigas ulo. Huwag lalabas ng bahay unless na bibili kayo ng pagkain. So, thank you for watching, guys. Please don't forget to subscribe to my channel and see you on my future vlogs. Bye!